Mommies, welcome back to our channel. It's me again, Mommy Carm, and for today's vlog ay magsha-share ako ng mga tips kung paano ba maiiwasang kagatin ng lamok ang ating mga babies. Lalo na sa panahon ngayon, nag-rainy season na naman, uso na naman ang dengue, at isa to sa mga kinatatakutan nating mga nanay na magkasakit yung ating mga anak. So mahirap magkasakit ngayon, mahirap ma-hospital dahil pandemic, so punuan po ngayon ang mga ospital. So if interested kayo guys kung ano yung mga tips na i-share ko, please keep on watching! So first is, always keep our house clean. So, hindi lang po sa loob ng ating bahay, pati na rin po sa labas. So iwasan natin yung mga lugar or gamit na maaaring bahaya ng lamok. So linisin natin yung mga gutter natin or yung mga lugar na mayroong stagnant na tubig. Madalas din dyan yung mga water containers, dapat may mga takip, lalo na kung hindi naman napapalitan ng tubig regularly. At kung meron kayong lumang gulong na nakatambak sa labas ng bahay nyo, mas maganda kung alisin na natin, i-dispatch na natin, kasi isa yan sa mga itong bahaya ng mga lamok. Pagdating naman dito sa loob ng bahay, yan, para sa mga plantito or plantita, yung mga tubig natin sa flower vase, mas maganda din na napapaltan din natin ng tubig para hindi din siya magkaroon ng kitikiti. Next is put screen on windows or sa mga area na maaari pasukan ng lamok or hindi lang lamok, kahit insekto like gagamba, ipis, lalo na ahas yan. Di ba nakakatakot yun? So kami, nag-invest talaga kami ni Daddy magpalagay ng door screen. So pregnant pa lang ako, bago pa lang lumabas si Sia, nagpakabit na kami ng door screen. Parang inabot ata kami ng 4,500 at front door lang yon. Pero worth the investment siya guys. Maganda yung door screen sa bahay. Kasi hindi kami nag-open ng window. Kasi takot nga ako sa lamok at saka sa insekto. So malaking tulong sa amin yung door screen para kahit pa paano ay napapasok ng hangin yung bahay namin at napapasok din ang sikat ng araw. Pagdating naman dun sa aming back door, yan, para mabuksan pa rin namin siya, ay nagpalagay ako kay Daddy ng parang screen sa labas. Nagpa-install ako ng wire mesh, so nagbili lang kami sa City Hardware, para at least kahit bukas yung pinto namin sa likod, hindi pa rin makakapasok yung mga insekto. So for windows naman, meron pong nabibili sa Shopee na DIY mosquito net, so pwede kayong bumili nun. And i-share ko siya dun sa previous vlog ko about product test na nabibili namin sa online. So it's only 30 pesos. Nilalagay ko yung link sa baba at pwede nyo panoodin kung paano siya ikabit. May specific size nga lang siya. So kami ni Daddy, ang ginawa namin, nag-DIY kami kasi medyo malaki yung bintana namin. So yung bintana kasi namin sa mezzanine sa taas ay kailangan namin buksan kasi medyo mainit yung lugar na yon. So bumili kami ng tool sa mall or anywhere na bilihan ng tela, meron naman ito. So ito yung parang nilalagay doon sa ilalim ng gown kung familiar kayo. So bumili kami nito para sakto yung sukat doon sa bintana namin. Kasi medyo malaki yung bintana dun eh. Then, nag-buy na lang kami ng separate velcro tape. Tapos, kami na lang yung nagkabit. Mas matibay siya compared dun sa nabibili namin sa online. Mas makapal yung tela niya. At kailangan namin ng mas matibay kasi binubuksan namin from time to time yung bintana sa taas. Pag kasi medyo manipis, ay madaling matastas. So, next is, kung hindi po talaga maiiwasan na mapasok ng lamok or insekto yung inyong bahay kasi masyadong open, pwede po tayong gumamit ng mosquito net for beds. So, may nabibili po niyan online. Lagi ko itong nakikita sa Shopee. Madami naman akong nababasang mga positive reviews. So, para siyang tent, di ba? At least protected kayo ni baby sa kagat ng lamok. At kahit tulog kayo, at least kampante tayo, hindi tayo nag-aalala na baka mamaya na kinakagat na pala si baby ng lamok, ng insekto, or kaya ginagapangan na siya ng gagamba, ng ipis. So, very safe naman at very recommended tong product na to. So, next naman is use insect repellent product. So, yung ginagamit namin ngayon at may re-recommend ko sa inyo mga mommies is this Bite Me Not Citronella Spray. So, it's a spray lotion. So, this is suitable for infants and can give protection for up to 2 to 3 hours na. So, isa sa mga nagustuhan ko sa product na ito ay hindi siya malakit sa balat. So, akala natin, di ba pag lotion, malakit i-apply sa balat na parang sunblock. So, hindi siya ganun. And effective naman siya kay Sian kapag pinapagamit ko to sa kanya. Hindi talaga siya nilalapitan na lamok or wala naman akong napapansin na insect bites kapag umuwi siya ng bahay, kapag naglago sila ni Daddy sa labas. So, yung amoy niya ay, may ko-compare ko siya sa amoy
Mabango. Amoy pulbo. Amoy pang baby talaga. So, this is 180 pesos at 250 ml na siya. Kaya, madami naman na. Matagal-tagal na natin magagamit. So, pwede rin siya for adults. So, kahit ako minsan ginagamit ko to kapag lumalabas ako. So, this bite me nut is formulated with citronella essence to help repel insect bites. So, kung tayo, bangong-bango tayo sa amoy ng citronella. So, ito naman yung mga ayaw na ng lamok. So, if interested kayo dito sa product na ito, ilalagay ko na lang po yung link sa description box kung saan din kayo pwede mag-avail. So, last tip na mai-share ko sa inyo is wear pajama or long sleeve. Yan. So, pwede nating pasutin si baby ng mga protective clothing para talagang safe yung skin nila sa kagat ng lamok or ng insekto. To be extra careful tayo, lalo na kapag may nabalitaan tayo sa area natin na dengue outbreak. So, hanggat maaari, huwag na natin palabasin si baby sa bahay. So, sa loob na lang tayo ng bahay maglago. At isa din yan sa mga advice sa akin ng OB ko nung pregnant pa lang ako kay Sian na lagi daw akong mag-leggings kapag lalabas ako ng bahay. Kasi napagalitan niya ako dati noon. Nung nagpa-check up ako sa kanya, lagi daw ako naka-dress, lagi daw ako naka-short. Dapat daw lagi ako naka-leggings. Kasi delikado daw sa buntis, diba nga, ang magka-dengue, magkasakit. So yun po yung 5 tips na may share ko sa inyo for today kung paano may iwasan na magka-dengue si baby. And sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. At kung meron pa kayo, mommies, na tips na may share, just leave a comment below para may add natin sa description box para mabasa din ng ibang mommies, diba? So, before I end this video, guys, hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell button to get you notified kapag may mga bago kaming uploads like this. So, nag-share po ako ng mga yan for motherhood content, product reviews content, ano mga organizing stuff at saka sa hauls kung interested kayo sa mga ganong videos. And pwede nyo din akong i-follow sa aking Instagram account at MommyCarmPH at saka sa Facebook at MommyCarm. So that's all for today, guys. Thank you for watching. See you in our next video. Bye!